Magandang araw mga kasabong. Nandito naman po tayo kung talakayin natin ang ating binibigay na conditioning feeds sa ating mga manok. Sa mga nagtatanong, ito na po, no? Ang ilalatag ko, yung pinaka-basic, ha? Kasi per day, siyempre, meron tayong mga supplement na binibigay. I-discuss ko na lang kung bakit binibigay yan. Actually, kahit walang ilagay ng mga additives, asin nyo na ho yan, no? Importante, ang pakain, patukan natin is quality, no? Kompleto ng mga butil. Napansin ko, no? Sa tagal ko nagmamanok, sa dami na ng mga grains, mga feeds na pinili natin, lahat ng endorsement, binili natin noong araw, hanggang sa nakapagbuo tayo ng ating patuka. Pero papansin ko, yung mga grains na binibili natin lately, patuloy na nagtataas ang presyo. Hindi naman tayo nagpapalit dahil ganun talaga, kung magtaas ang presyo, wala tayong magagawa. Ang problema, nagtataas ang presyo pero ang quality po mababa. Napansin ko, no, doon sa mga grains, mas dumadami na ngayon ang trigo. Yung trigo, sa tingin ko, mura eh, no, kaya dinadami nila. Akala na lang, di mahalata ng mga mibili. Hindi tayo hindi paninira to, ha. Wala tayong sinisiraan. At ito mga nandito sa harapan ninyo, hindi sponsor yan. Bekenemen, no, hindi sponsor yan. At binibigay natin yung mga yan sigun sa pangangailangan. Magamit tayo ng high protein, no, sa pagkukondisyon, sa conditioning na tayo, no. Although ginamit din natin to sa pre-con, no, yung mga pinabubuka natin. Although timpla natin dun 60-40, no, 60% ng protein, 40% ng grains. Pero ngayon, conditioning na, ang katawan ng manok natin is maayos na. Yung tamang buka, ayos na, no? Yung bigat nila, ayos na rin. Konting adjustment na lang. Kaya ang gagawin natin, 50-50, no? Ng grains, tsaka ng pellet na high protein. And then, ito, kung makikita ninyo, no? Bee pollen granules to. Before, hinahalo ko, no? Sa patuka. Pero ginagawa ko na lang ngayon pointing feeds, no? Sinasanay ko ang manok, binibigay ko to dun sa limber mat. Tinutuka na yan para sila tumutuka ng butil. Pero sa umpisa, nilalagyan din natin ito paunti-unti para at least nasasanay sila, no, kung ano yung content ito na nakakabisado na ng sistema ng katawan ng manok. Alam niyo naman ito, no, dito powder, dito tumuko ng glucose. Kailangan importante sa manok ang glucose, no, para at least hindi sila parang lagi matamlay. Diyan sila kumukuha, no, ng energy. May mga balita, may mga sumubok na, no, ng mga atleta na tao, no, na bago sumabak sa laban, nagdeswero, no, nagde-descross para mas matibay sila ang energy nila, no. Anyway, ito importante rin, no, electrolytes sa tubig. Electrolytes, hindi sponsor to, ha. Pwedeng kayong gumamit kahit ano. Okay, ito gaya na sabi ko sa inyo, patuka ko, laging merong yogurt, hindi rin sponsor to, yogurt. And then, ang gamit ko ito, no, yung liquid, no, na cowhead, hindi rin sponsor to, bekenemen, cowhead, ha. Pagkatapos, magamit tayo ng wheat germ, no, itong wheat germ, ginagamit natin, kinahalo natin to, no, kailangan to, no, in nutrition, may mga vitamins to. May mga vitamin siya, no? Ginawa siya para sa manok. Ano kala ito? Game cup wheat, no? Wheat to, wheat germ. It's carefully selected from the choices of wheat kernels and then toasted, no? Freshness, no? Game cup, wheat germ, minerals for making your fighting cock, no? Aggressive and more energetic. Wheat germ, pwedeng wala to, no? Pwedeng wala. Nilalagyan ko lang kasi baka yung patuka ko, baka merong nutrients na kulang, makuha nila rito. Pwedeng wala to. Kung tutusin na pwede natin masabi na ito isang dagdag artian or something. No? Pero nakakatulong, sa tingin ko nakakatulong, no? Nakakatulong. Sabi niya, ba't ako gumagamit? Naniliguro lang ako na yung nutrients na ibibigay ko sa manok ko, makukuha nila, no? Makakain nila. Siyempre, labanan ng
pag-aalingan tsaka pati bayan eh, di ba? Dapat supplyan natin, no, yung manok natin ng kailangan nila. May weed germ na ako, meron pa ako nito. Ba't meron pa ako nito? Kadalasan ginagamit ko to, itong oats, no? Actually, mas kilala, no? Doon sa Quaker oats, no? Before. Bikenemen, no? Bikenemen. Ito, fiber. Kasi sa patoka natin, no? Kung papansinin ninyo, panonorin ninyo, yung mga veterano, kailangan ng fiber. Ano ba ang patoka na pwede ang fiber? Jackie oats. Ang problema sa Jackie oats, mahaba siya. Matulis, matalim. Bakit tayo nagbibigay ng fiber? Para siyempre yung panunaw niya, no? Yung panunaw. And then at the same time, by using oats, yung mga taba, no? Inaano niya, no? Kahit sa tao, makain ito. Mataba, no? Mabilis ang lusaw. Yung mga pats natin, extra pats natin, talagang natatanggal, naalis. Kaya gumagamit din ito. Pero hindi araw-araw. Itong mga pinakikita ko sa inyo, mga suplemento na pwede, pwedeng meron, pwedeng wala. Nasa diskarte ninyo. Pinaliliwanag ko para at least mas ano sa inyo, mas madali ninyong ma-absorb, no? Yung mga kalaman. Ito, hard-boiled egg, no? Gamit tayo. Ano ba ang ano ng hard-boiled? Protina. Protina lang nga ito, eh. Minsan hindi sapat, eh. Sa pagtimpla natin, eh. Hindi sapat, eh. Kaya naniniguro lang tayo na mag-build up, no? Mag-build up ang muscle. No? Protina, pinabubuka natin, eh. Pinabubuka natin ng manok. So, pinabubuka natin, kailangan tayo magbigay ng protina. Kahit yung mga nag-weights, no? Magamit ng protina yan. And then, kailangan di-burn nila. Kaya nga tayo nag-workout ng manok. And then, meron na ako rito yung binabad na, no? Na speed, ang gamit ko, speed. No? Grains. Kaya lang yan, no? Pansinin nyo, madalang lang, ano, naka-split piece siya. Kaya lang, ang iba na ang butil. Hindi na yung katulad ng dati. No? Kaya kailangan natin maglagay ng supplement. And then, meron ako ito binabad na golden crack corn, no? Ayan, golden crack corn. Ayan, may tubig pa. Golden crack corn. Saan ka nalag ito? Saan kutsara? Bakit ako naglalagay nito? So, umpisa ng conditioning. Pansin na nito, alos walang maes, oh. Alos walang maes. Hindi naman natin kailangan itaas agad ang maes, no? Sa umpisa ng pagkukondisyon. Dahil masyadong mainit sa katawan ng ang maes, no? Carbohydrate yan, mainit sa katawan. Baka, ano, no? Sunog ang manok. I mean, mapaga. Halhal yan, halhal. Pagka mainit sa katawan, halhal. Meron nga nagsabi sa atin, eh. Yung sistema natin, mainit sa katawan ng manok. Hindi, oh. Siguro kala niya araw-araw binibigay, hindi o. Doon lang sa sigun lang sa pangangailangan natin binibigay yan. At pagka malapit ng laban, nagbibigay tayo yung mga ibang supplement na binanggit natin sa isang video, eh hindi nakakit ng katawan yun. Yung siguro lang natin na manok natin maging healthy. Okay, bisan natin ng pagtimpla, no? Andito na tayo, 50-50, no? Basta tayo ng conditioning, 50-50. Ang ano natin, kung meron mang kulang dito, may ginagamit kayo, nasa inyo na, no? Sa akin na ito, ang ginagamit ko. Dahil marami nagtatanong, eh, para doon sa mga ano to, sa mga baguhan at sa mga datihan, no, na bakit gano'n ang katawan ng manok ko, maganda naman pakain ko, at ba't ganito, hindi bumubuka, ba't ganito, kailangan siguro nyo na purga sa paliguan, tanggal yung internal at external parasite bago tayo mag-umpisa ng mga patoka, no, na maayos. Doon pa lang sa pre-con, dapat nagagawa na natin yan hanggang sa conditioning. Ito na, titimpay na natin, no? 50-50. Itong grains natin, ha? Dalawang takal. Isa. Pakita natin yan, ha? Dali, ha? Okay, medyo one month din tayo, eh. Lahat tayo cameraman, eh. O. 50-50 yan. O. Ayan. Dalawa. Okay. Putak natin. Ganun din, no, yung ating platinum. Pero hindi ko muna to ilalagay. Hamunahin natin dyan. Ito, no, sali, ha, yung itlog natin. Ha? Ito na, no, ang hard-boiled egg, tatlo. Ha? Gawin ko dyan, medyo, yan. O, syempre, hindi lang, wala gawin natin dyan. Ito, may mga aso ko dito, matatakot to, eh. Kasi ako nanawa na ako dito, masama rin sa maraming pag kinakain mo yan, no? Tayo, masama rin pagka sobra-sobra. O, tagitigisa kayo, walang hawa yan. Ha?
Ayan, oh, wala ka ba yan? Ayan, sabi ko. Ayan, ayan. Ayan. Ayan, nag-aaway na. Hoy! Nasaan na kayo nag-aaway, ha? Ito. Oh. Ito yung white egg. Tudurugin ko lang, ha? Hindi na, kailangan hiwala ka yun. Kamay lang, oo. Oh. Tudurugin lang natin. Itong tatlong hard-boiled egg, good for 15 manok, no? Nakita ko kondisyon. Pwede na naman, ano? Pwede na naman 20 manok. Ah, kasi yan naman, eh. Ano lang to, eh. Paniguro lang to na talagang sapat yung protina. Sobrang konti, okay lang. Dahil kasi winaworkout naman natin yan. No? Alam naman ng manok ang pangangailangan nila. Nilalagay lang natin para masiguro natin, no? O, lalagay na natin ito, ha? Lalagay ko na yung itlog agad. Para mamis na yan. Durog na yan. Okay, isa. Ito yung, ano, ha? Crack corn. Ng kutsara lang ito. Para lang may karga na siya. Kasi wala, eh. Alas walang mais kung ano, eh. Dapat may konti yan, eh. Yung nga palang golden crackon, bilhin nyo, yung maganda, huwag yung nagbubukbok, ha? Tsaka yung luma na. Huwag yung bibili ng mga nagbubukbok. O, pagkatapos, eto na ang, ha? Eto na, lalagyan na natin, no? Pero unahin natin to, para hindi siya mababad ng gusto. Sti! O, nakaling ko na, no? O, ang dalawang pang 15, ang dalawang pumanok. Isa. Dalawa. Makikita natin yan, lalapit yung camera. Medyo ano eh. One month time, magulo yung aso. Baka itong ba yung camera natin. Sabi natin to para nakikita ninyo. Okay. Yan. O, pagkatapos, ito, lalagyan na natin ito. Hindi natin lalagyan nito, no? Hindi na maglalagay nito. Dahil maglalagay naman ako nito. Ng wheat germ. Hindi na ako maglalagay ng, ano, ng quaker. Lang. Oh, isa na yan, isa. Importante lang, meron silang ano, pang ano lang yun sa mga deficiency, sa kakulangan, na ibibigyan natin pa ito. Okay, lalagyan natin ito bago natin lagay yung desk powder. Tsaka yung yogurt. Pero lagyan na natin yogurt para at least ang halo na, no? Okay. Yogurt. Okay, yogurt. Ha? Yung manok, isa. Dalawa. Kaya niya maglagay na yogurt, walang problema. Wala tayong pagkatalunan dyan. No? Ako naniniguro lang ako na healthy ang manok ko pagka ano. Oh. Ito, maglalagay ako ng red cell. Hindi ako naglalagay ito araw-araw. Once or twice a week lang to. Ang iron, ang selenium, masama pag sobra. Nagbibigay tayo ng iron, nagbibigay tayo ng selenium para yung immune system nila malakas, no? Para maging sharp sila. Although, siyempre, lahat yan, nag-umpisa ang ating panalo, ang kagalingan ng manok, hindi lahat sa patuka, hindi supplement, no? Tulong lang to mga to. Dapat, sa umpisa pa lang, talagang, tansya lang yan, no? Quality na ang manok natin dapat, quality. No? Napalahi natin na maayos, hindi kailangan, ano, mamahalin. Importante yung winning line, napapanalo natin, no? Mga quality, kung maglaro. Ayan ang tsura niya, oh. Yan ha, itsura niya. Ito niya, medyo, yan, basa pa, di ba? Maglalagay na tayo ngayon, ito. Bago natin lagyan ng desk powder. Ano ba siya? Yung tuyo, ito. Dalawa, di ba? Dalawa yung binigay natin kanina. Isa. Dalawa. Sa susunod na araw, di muna akong bibigyan ito. Once or twice a week lang to, itong red cell. Kasi masama ang over na selenium, masama ang over na iron. Pero masama rin na walang iron at selenium sa katawan, ibenta or hayop. Ha? At tapos, lalagyan na natin ito. Desert powder. Isa. Dalawa. Okay na. Ihalo na natin yan. No? Ito, lalapit ko, ha.
medyo one man team, pasensya na kayo. Nagagawa ng paraan para sa mga nagtatanong, dahil lalo sa mga maglalaban na siguro. Mix muna kaya bago ko lapit, ha? Nakikita naman ninyo, minimix natin eh. Ito ang itsura pag natapos ang ating sheep. Nasarapan sila sa itlog, ha? Nasarapan sila sa itlog. Ayan, o. Pagkita nyo, itlog. Hindi nga masyado makita. Pero matutuwa nila yan. Ito na ang ating finished product na patuka. Ngayon, gusto nyo, para masatisfied tayo, ito, no, di pollen. Lagyan natin ng konti. Pero sabi ko nga sa inyo, ginagamit ko ito pag ano na lang. Tsaka isa pa, no, dun sa mga ano, yung saging, o, hindi ko inaalo sa patuka. Ginagawa akong pointing pins yan. Pagka nag-limber ako ng manok, tsaka ako yan inilalagyan ng saging, hindi ko inalo sa patuka. Malagkit masyado. Malagkit na nga itong patuka ko. Malagkit pa yun, no? Mas makakasiguro ako na nakakain nila. Kasi nakakagulo. Yung saging, kasi hindi naman add sa pagkain ko yun, eh. Kasama sa pointing ko yun, eh. Oh. Ito na yung itsura. Ayan na ho, ang itsura ng ating patuka. Ayan na, nakikita nyo ba? Ayan. Ayan na itsura. Oh. Paano mo na natin yan? Pag-administer natin. 40 to 50 grams, no? Ito, bibigay tayo ng sample. Ayan, ha? Oh. Itong pagtakal ko kasi, tinan nyo, ha? Ito kasi hindi ko nagamit, eh. Oh. Yan din yan, no? Mm. Hindi ko sinasakto, minsan kulang, eh. No, 40 to 50 grams. Yung sa pangangailangan ng manok. Oh, ayan. Oh, ganyan, di ba? Sa... Ganyan lang, kung salok ka na lang ng salok, dalawa. Ubus yan. Tatlo. Apat. O, talapit ko. Ayan, ang itsura. O, baba natin ng konti para makita. Ayan, ang itsura natin patuka. Ayan o, yan ang ginagamit natin o. Tapos, syempre, magbabago lang yan. Ang patuka natin kapag yung magkakarbo na tayo, nagdadagdag tayo ng karbo, no? Dinadagdagan natin ng karbo pag malapit na ang labanan kasi kailangan ng ano, ng manok. Kinataas natin ang tas ng maes pero hindi 100%, no? Parang ganito. Kunyari, sa umpisa, magpapalit tayo ng patuka. I mean, magpapalit, maglalagay tayo ng karbo. Ito, nakita ninyo, apat atakal. Diba? Dadagdagan pa natin na isa. Lima. Sabihin na natin, ito yung 100% yung lima. Limang takal, 100%. So, dadagdagan natin ngayon ng 20% na corn. Hindi ako kukuha ng apat na paso, na takal. Limang takal pa rin ang kinukuha ko. Limang takal pa rin. And then, tsaka kukuha ng crack corn, isang takal. Yun ang ihalo ko sa kanila, may mix ko, tsaka ako lalagay rito, no? Titimplen ko rito. So, sa madalsalta, lima yung 100%, plus 20%, 120%, pero hatiin ko lang sa lima. Pero siyempre so sobra yun, di ba? Ng isang ulo. O di, tatansyahin ko kung ilan yung kinukondisyon ko para sakto lang. Kung sumobra man ng konti, binibigay ko na lang sa mga maintenance. Ganun lang o, ganun kasimple. No, tinalakay ko to dahil kasi marami na nagtatanong. Actually, yung video ko, matagal akong di nakapag-video dahil masyadong maraming trabaho. Eh, siyempre naman, ang source of income natin, trabaho natin, mas importante yun. Itong pagbablog, ano lang to, bonus na lang to. Kung tayo, tatangkiligan tayo ng mga manonood, kung paniniwalaan ang sinasabi natin, bagaman meron mga maganda, no? Maganda rin naman, no? Yung mga comment, no? May lahat naman yan, ano eh, katanggap-tanggap eh. Sinasagot naman natin ng maayos, no? kaya lang, hiniling natin doon sa mga sumasagot, sana, kung meron silang comment na mainit sa katawan, paliwanag nila. Merong isang kaibigan natin, nakalimutan ko pangalan. Ang sabi niya, paano mapapaliwanag ang isang bagay na yung kumpare niya, humuhugot lang ng joker. Ibig sabihin, no, nasa talian lang. Pagkatapos na nanalo naman, wala na yung mga gantong mga supplement. Wala na yung mga ganyang vitamins na nanalo naman. I doubt, no, na walang supplement kahit pa paano.
yung hugot na sinasabi niya, parang ganito, no? Tama yung sabi niya, eh. Mula sa pagpapasisiw, eh. Tama yun. Ganun din ako, eh. Baka nga sa akin lang niya narinig, eh. Mula pagkasisiw hanggang sa ruweda. Doon pa lang sa materials pa lang, pagpili pa lang, maselan ako. No, actually, hindi na ako nahihirapan, eh. Wala nang mahirap, basta alam mo na, eh. Wala nang mahirap pagka yung meron ka ng materials na alam mo kung anong pagkaparisin mo. Kahit pagbalibaligtarin mo yan, kahit nakapikit ka, alam mo na ang dadamputin mo kasi kanina may papares ba sa healthy. O, pagka nakapag-pipeplug ka na, nandiyan na ipunin mo na yan. O, tapos alam mo na sa incubator, hanggang sa mapisa, no? Doon pa lang sa pagka-sisyo pa lang, pagka-pisa pa lang, pag nakita mo may mahina, wala na, kal na. O, 1 week, may mahina, kal. O, every week yan, hanggang sa 1 month. Kaya ang matitira dyan, puro mga quality. O, pagdating na medyo lumalaki na sila, magsiselection na, pipili ka na lang mga stock. Pipiliin mo na yan, yung mga pupwede tsaka hindi, kal na yung mga natitira. Pagkatapos, pag binitaw yan, no, sa madalit salita, ang matitira sa manukan ko, puro ano na, yung kahit sinuhugutin ko. O, therefore, pinaliliwanag ko din naman yan, wag lang lugo ng manok. No, ang mga patuka ko, naka-precon lagi ang manok ko. O, so therefore, palagay ko, yun yung sinasabi niya, na hugot tali. Walang problema, pwede manali yun kasi para mo na rin yung kondisyon yun dahil naka-precon na nga, eh. Pero kung sabi mo ang manok, eh, hindi winning line, eh, sabihin natin kasi walang winning line, eh. Winning line in the sense na kasi sabi ko, sa sarili ko, pwede ko masabing winning line kasi nga, yung mga pinapalagi ko, hindi naman nun sa pag-angat ng bangko, kahit naman kayo, mararanasan nyo to kung talagang medyo technical, mabusisi kayo, na ang pinalalagi ko, umabot ng 80% patas ang winning. No, ito man eh, derby o hotfight. Siyempre, hindi mo naman pwedeng ilaban sa derby yung payat, hindi mo naman pwedeng ilaban sa derby yung mga masyado mababa. Ilalaban mo yung sakfight. So, pipili mo yung mga magandang sukat na pwedeng pan-derby, yun ang ilalaban mo sa derby. Basta nakanda ang manok, nakakasiguro ko, no, para sa akin, hindi ako nakabahan kahit sino kalaban ko, matalo panalo. Magiging masaya ako sa magiging laro ng manok ko. Ganyan lang mo yun, no, kung dumukot man ng manok, hinugot lang sa talian, na yun, panalo sa derby, joker, eh nakapreto mo yun. Hindi pwedeng basta umugot tayo, ano, no, na, binyo, walang gamot. Yung gamot, kahit sa tao, eh, yung bang sila, yung mga boxer, yung mga MMA fighter, wala bang supplement dyan? Meron o yan, eh. Yung mga weightlifting, may mga supplement yan. Hindi obrang wala. Pero nag-uumpisa o, ang panalo ng manok, dun sa lahi, kung paano pinalaki, kung paano inalagaan, kahit walang gamot. Maniniwala ko ron. Pero dapat maganda ang facilities mo, hindi kailangan mamahalin, kahit DIY lang, mga kawayan. Tapos maganda yung lugar mo, nasa bundok, ang puso ng manok, malalaki, mas matitibay dahil kasi manipis ang hangin sa taas. Ganun, no? Kung paano lumaki. Hanggang dyan na lang, mga kasabong, ito na, no? Ito, hindi sponsored, no? Baka naman. Kung may matagdag man dyan, baka sabihin niya, walang saging. Ang saging, hindi ko binibigay sa patuka. May binibigay ko pagka yung naglilimber ako. Merienda ho nila yan, kahit sa talian nila, pagkain ano, pagkatas nila kumain, tanghalian, niikutan ko yan, may saging ako, 2 kurot, 3 kurot, sapat na, para lang makakain sila ng ano, ng merienda. Kaya may tinatagdan pa merienda sa manok. Hindi lahat pwede sama rito, hindi lahat ng supplement na dala natin, lalagay natin dyan. Ulitin ko, hindi araw-araw to, ha, masama ang sobra. Once or twice a week lang ako naglalagay nito. Ito rin, paminsan-minsan lang. Kahit wala nito, walang problema. Kahit walang wheat germ sa inyo, no? Sa akin kasi, pinupustahan ng magandang manok, eh. Kaya gusto ko, sapat ko na, eh. Di ba, aling mahal ang gastos, eh. Dahil malaki rin ang, ano, ang mahal din ang ipupusta, eh. Ang itataya, eh. Di ba? Eh, kung tatayata ng mahal, tapos titipirin pa natin sa patuka, di ba? Nandiyan na, nagawa na natin lahat, eh. Hindi ko sinabing yung mga kung parada nyo, yung mga pangtupada, 1-1 lang, tapos gagamitin nyo nito lahat, eh, di lugi pa kayo, di ba? Kaya nga, pagka kahit sa tupada, kung magulot kayo, ibabase ninyo yung manok ninyo, kasing klase. Hindi ko minamalit, no? Wala akong dinidiscriminate. Meron kasing iba dyan, eh, na ang klase ng manok nila, alam naman nila sarili nila, na hindi ganun ka-quality, tapos ibabangga sa quality, dahil tiwala na napakagaling. Wag! Kahit napakagaling na manok ninyo, pag binanggaan nyo sa quality, di ba? O eh, kung sa tingin ninyo, mali yung sinasabi ko, it's up to you.
Pero ang payo ko, itabangga mo lang manok mo sa kasing ano, klase. Kung ako ang manok ko, quality, siyempre, mas gusto ko mabangga ako sa medyo hindi quality. Diba? Tapos mas maliit sa akin. Oh. Pero pag derby, wala kang mapipili rin lahat yung quality. Okay na, mga kasabong ha. Ito, ano, araw-araw to. Hanggang sa araw ng laban, meron yan. Ito, hanggang sa araw ng laban. Huwag lang yung pag nagbabitamin, nag-antibiotic ako ha, yung mga totong yogurt ha, tsaka yung mga probiotics. Ito, hindi naman araw-araw. Naglagay lang, pinakita ko lang sa inyo kung paano maglagay, paminsan-minsan lang. Kumbaga sa kanta nga yan, paminsan-minsan. Ito naman, ha, araw-araw din to. Pero minsan, ginagawa ko 3 times a week, 4 times a week, no? Tsaka yung electrolytes, hindi naman araw-araw. Minsan, plain water lang tayo. Kasi sabi ko nga eh, hindi naman binigay mo ngayon, na-absorb ka agad, nandiyan pa sa katawan eh. Bibigyan mo bukas araw, minsan tinatapon lang ng sistema. No, yung mga vitamins, tatapon lang, sayang. Yun yung pagtitipid na tama. Nagtitipid ka in the sense na yung alam mo kung paano kasing administer. Pag hindi mo kasi alam kung paano administer, araw-araw, bigyan ng bigay, tinatapon lang, kumbaga sa tao, iihi lang yan, dudumi lang. Oh, eh bakit ka magbibigay ka, bibigay mo lang, di bukas, sa isang araw ko ulit magbigay, di ba? May patlang na araw, no? Parang hindi nasasayang. Oh, paano? Ganun na lang, no? Yung itlog, hindi mo masyado nakita, di ba? Nakakalo na dyan, makakain na nila yan. Oh, eto, malakit masyado, ulitin ko ha, ha? Ano to? Honeybee to. Malagkit masyado. Kaya hindi ko nag-alot ito, masyadong malagkit. O, well, ito, simple lang, di ba? Matutukan nila. O. Tapos, pag nagpamerienda ako, pwede pang sa limber. Pwede pang ano to, kala mo, greens din na tinutukan nila. O, di ayos, di ba? Walang nasasayang. E, pag ito, malagkit to. Minsan, nag-ano rito, parang malagkit ko na ng manok. Hindi niya malunok, nangingitin, nahihirapan. O. Ayan lang, no? Ang greens natin, nakababad. Ito yung binagbabaran. Ganyan lang, kayo na mag-adjust. Basta sa paliwanag ko, yan lang. Ganyan lang kasimple. No? Sabi nyo, ba't wala yung mga vitamins? Hindi o eh. Ang pinag-uusapan natin, PIDS lang. PIDS. Pinaliwanag ko kung anong gamit ng bawat sa. Ito, moisture. Hinahangin ko. Moisture, no? Although, lactose tolerance ang mga manok. Hindi naman sila nag-ano. Wala namang gatas talaga. Naglalagay ako ito for moisture. Ito, naglalagay ako ng yogurt para dun sa probiotic, sa good bacteria. Para makasiguro ko na ang manok ko tutunaw. No, nagbibigay din ako ng fiber para yung mga extra cramp pads, no, maano. Tsaka yung mabilis lumusaw, no. Yung extra cramp pads ma-disinfect kung sakali man, no. Tsaka ito, yung mga vitamins to, no. Bakon, minsan lang, minsan. Kahit wala na to, doon sa mga ano, kahit wala na to. Ito, that's powder for glucose, di ba? Kahit yung mga athlete, no, pagka nagsuwero. Nagsuswero yung mga athlete, no. Kita nyo. May mga atlet nagsiswero para tumibay. Etong aso ko, ang gulo eh. Kasi ito, hindi araw-araw. Once a week or twice a week, ayos na. Pag sobrang iron, sobrang selenium, masama din, no? Yung immune system ng manok natin, at ang manok natin, laging masigla. No? Ang dugo nila, ang oxygen, no? Nagbibigay ang iron, no? Oxygen. Yung oxygen sa dugo nila, kukonekta sa brain. So, alerto lagi ang manok natin. Kaya kita nyo, pulang-pulang mukha. Okay na, mga kasabong, ha? Sana tulungan kayo. Kung may katanungan kayo, tanong nyo lang. No? Sasagutin natin yan. Pasensya na kayo kung medyo tangay lang tayo nakapag-vlog. At talagang grabe, no? Busy. Ngayon, doon sa mga kung naibigan ninyo yung video ko, pakishare na lang mo. Ayan, natumba. Natumba ang ating video. Oh, kung nagustuhan ninyo ang ating video sa ngayon, paki-share, paki-like, subscribe na po at maraming salamat po sa suporta. Bye-bye.